I have something to tell you. I'm your father. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, at Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat! Murang edad pa lang, pero mataas lagi ang hangarin sa buhay. Ambisyosong bilyonaryo, ganong klaseng tao si James. At ang kanyang kayamanan? Sikap at tiyaga lang naman ang kanyang ginawa para makuha iyon. Nagsimula ang lahat sa baba para maabot ang binakatoktok. Lagi-lagi ring nasa lookout si James for new business opportunities at ibang paraan para mapalago ang negosyo niya. Pero sa loob ng mundo ng pagninegosyo, hindi maiwasan na magkaroon ng kalaban, karibal, kakompetensya, o kung ano pang pwedeng matawag. Iisa lang naman ang kalaban niya sa business world, si Alexander. Isa ring bilyonaryo si Alexander tulad ni James, at mas matanda rin kay James. Sa pagitan nilang dalawa, masasabi na lamang na si Alexander ang ubod ng sama. Hindi humihinto ang lalaki hanggat sa makuha niya ang gusto niya. And he's always one step ahead of James. Nasa loob lamang ng opisina, nakaupo sa office swivel chair. Nakaharap ang inuupuan sa malaking bintana na nakapwesto sa likod ng mesa at nakatitig lamang sa early morning view sa labas si James. Nagtap sa armrest ng office chair ang mga daliri niya. Pinag-iisipan kung ititake ba niya ang offer ng isang TV production company at ng isang entertainment agency na ipromote o i-commercial at isponsor ng isa sa mga international artist ang kumpanya. Interior designing. After all, itong TV production ay galing sa ibang bansa na. At pag nag-click sa audience ang commercial, lalago ang mga branches nila na nasa ibang bansa. Malakas naman ang kanilang branches locally and within Asia. Pero ang branches nila sa labas ng Asia, hindi ganun kaswerte. To take or not to take? Tanong niya sa kanyang sarili habang tinititigan ang kanyang malabong refleksyon sa salamin ng bintana. Patuloy niyang tinapang kanyang mga daliri sa armrest, tila gumagawa ng isang beat sa music. Ilang segundo pa'y inikot na lamang niya ang kanyang inuupuan ng mabilis at itinigil ito kaagad nang humarap ito sa mesa niya. Pumunta sa kanyang mukha ang simangot. Ba't ka ba nilulokong sarili ko? Sigurado naman ako nalaman ng Sir Alexander na yan ang tungkol sa offer ng Celestine TV Production sa akin. Nagagawa ng commercial ang kumpanya. E nalaman na rin niya siguro yung offer ng Collage Entertainment na isosponsor din nila ito eh. Sabi niya sa kanyang sarili. Knowing him, gumagawa yun ang paraan para maagaw yung atensyon nila at mapunta sa kumpanya nila. Dagdag niya sa kanyang sarili. As if nakikita niya ang mangyayari sa future. Sir, wag naman kayo masyadong nega. Komento ng sekretary niya na kanina pa nasa loob ng opisina. Nakatayo lamang sa kabilang side ng office table niya. Nagulat naman si James sa biglang presensya ng sekretarya niya, si Clara. Andito ka pala, kailan ka pumasok dito? Nagtataka niyang tanong sa babae. Nanlaki ang mga mata ni Clara. Tila siya naman ang nagulat. Sir naman, kanina pa ako nandito. Hinihintay ko po na pirmahan po ninyo iyan. Tugon niya, sabay turo sa papeles na nakalapag sa office table. Kinukulangan pa rin ang lagda ni James. Doon lamang naalala ni James na pumasok nga pala si Clara sa opisina para papirmahan ang mga dokumento sa kanya. Napababad lang siya ng sobra sa pagmumuni-muni na kinalimutan niya na kasama pa pala niya ang babae sa opisina at naghihintay na mapirmahan ang pinapalagyan ng lagda sa kanya. Ah, sorry, nalutang. Wika niya kay Clara, sabay pagpirma sa papeles. Inabot niya kaagad ang dokumento kay Clara at inikot ulit ang upuan para makaharap na siya sa bintana. Bumalik siya sa kanyang pagmumuni-muni.
hindi pa rin makapagdesisyon kung ititake ba niya ang offer or hindi. Napabuntong hininga si Clara at pinanood ang kanyang boss. At parang may kapangyarihan na magbasa ng isipan ng tao. Alam na niya kung anong posibleng tumatakbo sa isipan ni James. Wala namang mawawala kung tatanggapin mo yung offers nila, wika niya. Napatingin naman sa kanya si James. Akala ng lalaki na umalis na si Clara, pero andito pa rin ang babae. Nakangiti sa kanya. Ayos ka makalecture dyan ah. As if I didn't tell you the same thing way back when your mother returned from overseas at nagsuggest na sumama ka na lang sa kanya papunta sa ibang bansa para sa pag-aaral mo. Wala rin namang mawawala sa'yo kung tinanggap mo yun eh. Tugon niya kay Clara. Matagal na magkakilala sina James at Clara. Magkakinakapatid sila. Ninang ni Clara ang mother ni James. Kaya naman super close na ang dalawa. Parang tunay na ang magkapatid ang turingan nila sa isa't isa. Pareho rin nilang pinaghihirapan ang mga bagay na meron sila ngayon. Pareho silang hindi gaano kayaman sa simula. Pareho rin na business related ang mga kurso na pinili nila noong college. At pareho rin silang pinalaki ng single parent. Pinalaki si James ng nanay niya. At father naman ang nagpalaki kay Clara. Ang pagkakaiba nga lang ay nakilala na ni Clara ang mother niya noong high school sa lang dalawa. Habang si James ay wala pa rin kaide-ideya kung sino ang tatay niya. Iba naman yun eh. Pag sumama ako sa kanya, di ko na makakasama si Papa. Tsaka, di kaya kita pwedeng iwanan. Kailangan kitang mabantayan. Tugon ni Clara na pabiro. Kinunat ni James ang kanyang noo. Naasar na itinuturing pa rin siya na parang bata ni Clara. Malaki na ako, sagot niya sa babae. Imbis na mag-sorry, tumawa lamang si Clara. Natatawa sa naging reaksyon ng kanyang kinakapatid na ngayon ay boss niya. Anyways, bakit pa hindi mo tanggapin yung offers? Ano bang kinakatakutan mo? Tanong niya sa kanya. Binalik ang usapan ukol sa offers na pinoproblema ni James na dapat hindi naman problemahin dahil dali lang naman ang sagot. Si Sir Alexander, sagot kaagad ni James. Pagtatakang bumalat kay Clara, hindi maintindihan kung ano naman ang koneksyon ng matanda sa magiging desisyon ni James. Oh, ano naman sa kanya? Tanong niya. Gustong malinawan tungkol sa binanggit na name ni James. Baka kasi nalaman niya nang yung tungkol dito. Tapos may ginawa na naman behind the scene. Plotting something that will ruin me or make me lose again. Paliwanag ni James, sabay simangot. Hindi makapaniwala si Clara na ito ang naisip ni James. Well, totoo naman na maraming nagawang matanda laban sa kanila at sa ibang business. At lagi-lagi si Alexander na nanalo. Ayaw lang ulit makabangga at makalaban ni James si Sir Alexander. Pero alam ni Clara na hindi pwede na laging takbuhan ni James ang matanda. Kaya naman gumiti siya at sinabi, hindi naman pwede na forever mo yan isipin. Na forever mong iiwasan ang matandang yun. Sometimes you have to take risks to win or to get to the top. Mula sa mga salita ng babae, napangiti si James. Alam niya na tama si Clara. Kaya naman agad na wala ang dilema sa kanyang mukha at napalitan ng determinasyon. Tama ka. Tatanggapin ko yung offer. This time we'll boost our company status all over the world. Sabi niya, ngumingiti at nakaramdam ng bagong confidence. Salamat kay Clara. Lumipas ang araw na parating ni James sa Celestine at Collage Entertainment na tinatanggap niya ang mga offers. Ngayong araw, nakaschedule ang meeting niya sa dalawang board members mula sa dalawang companies para pag-usapan kung paano magiging flow ng promotion at kung sino ang gagamitin spokesperson. Akala ni James na sila lang ni Clara ang kikitain ng board members at hindi nila inaasahan na may isa pa pala.
Pagkarating nila sa coffee shop kung saan magaganap ang meeting, malaki ang ngiti ni James. Halatang halata na excited siya. Pero agad itong nawala nang makita niya ang isang pamilyar na matandang lalaki na nakaupo sa kanilang reserve table. Si Alexander. At kasama rin ang matanda ang dalawang kamiting dapat nila. Ah, Sir Cadell. I'm so glad that you can make it. Bati ng board member mula sa Celestine, si Victoria. Nagkamay naman si James kay Victoria at sa board member ng College Entertainment na si Martin. Pero hindi pa rin nabubura ang gulat sa kanyang mukha sa tuwing napupunta ang tingin niya kay Alexander. I'm so glad that I can finally work with you, Sir James Cadell. Bati ni Alexander, as if wala siyang atraso sa batang businessman. No choice. Umupo sa tabi ni Alexander si James habang nakakunat ang noo. Pinilit ng bata ng umiti. Naitago ang kanyang bitter feeling sa matanda. Pero mahirap ito gawin dahil suspecha ni James na may ginawa behind the scenes ang matandang katabi niya. And what's worse, nalaman niya na ang mangyayaring promotion and commercial ay magkakaroon ng collaboration between his company and Alexander's company. Pero hindi pa naman ito opisyal. Kaya nga nagaganap ang meeting para pag-usapan kung okay lang ba ito sa dalawa. Mukhang okay lang kay Alexander. Ba't iba naman ang opinion ni James? At sigurado ang bata na may ginawa si Alexander kaya naisip ng Celestine and College na mag-collab ang kumpanya na lang dalawa. Tapos may mangyayari na posible masira ang kontrata ng kumpanya niya sa Celestine and College. Ngunit gustuhin mang tumutol ni James, natatakot naman siya na baka magalit ang dalawang board members at mag-end up na maputol ang kontrata at company na lang ni Alexander ang mapopromote. Ayun, yun ang plano mo matanda. Alam mo na naiinis ako sa'yo, kaya pinag-isip mo ang dalawang companies na ipag-collab tayo. At dahil maigsi ang pasensya ko sa'yo, gusto mo ko na magalit. Tapos hindi mangyayari ang promotion sa business namin. Pero yun ang akala mo. Ito ang tumatakbo sa isip ni James. In the end, pumayag si James sa collaboration na gusto nila. Sa susunod na linggo, sisimula ng paghahanda para sa mangyayaring commercial, concept scenes, story script at kung ano-ano pa. At salamat kay Clara, napipigilan ni James ang mag-snap kay Alexander. Paano kasi lahat ng gusto ng matanda ay nasusunod? Na hindi nga pinapansin ang mga ideya ni James. As if ang batang businessman ay invisible. Buisit na Alexander na yan. Inaasahan niya siguro na mangyayari ito tapos hinihintay ako na mag-snap at sumigaw. Sabi ni James sa kanyang sarili habang tumutuon sa mga railings ng balcony. Kasalukuyang nasa hotel si James kasamang ibang mga staff sa kumpanya niya. Sa Celestine, sa College at sa company ni Alexander, piniling tumambay sa may hallways at nahanap itong balkonahe. Today kasi ang first day ng shooting ng commercial nala at natakot naman siya na baka apihin ng mga employees ni Alexander ang mga tauhan niya kaya sumama na siya. Ilang araw lang naman ang shooting kaya ilang araw lang din ang kailangan ni James na magtiis. Pagkatapos, back to enemies na sila ni Alexander. Tiis na lang, konting tiis pa, bulong niya sa sarili. Oh, nandito pala si James Cadell. Isang pamilyar na boses naman ang nagsalita. Speaking of the devil, nandito na yung tanda, bulong ni James sa isipan. Ano na naman? Are you here to piss me off and make me lose my temper? Sarkastiko niyang tanong sa matanda. Dahil alam naman niya na ang sagot dito. Tumawa lamang sa Alexander at nagsindi ng sigarilyo. Wala kang mararating kung hahayaan mong tapak-tapakan ka ng iba dyan. Komento niya sa bata. Napascuff na lamang si James, nainis sa mga salita ng matanda. Yung iba kasi dyan, kung makatapak, daig pa si Goliath. Tugon niya. Halatang pinapatamaan si Alexander. Pero hindi naaapektuhan ng matanda, kundi humalakhak lang din ito.
Para ka kasing insekto, ang daling pisain. Minsan nagtataka ako kung paano lumago ang business mo eh. What? Are you even trying? Did your mother raise you as a wimp? Pang-aasar ni Alexander. Lumabas na ang galit na kinikim-kim ni James. Eh gago ka pala eh. Of course I'm trying. I'm doing my best. Sadya lang talagang ubod ka ng sama na lahat inagaw mo. At minsan sinisiraan mo pa yung iba para lang sa mga interes mo. Pagtaas niya ng boses sa matanda. At huwag na huwag mong idadamay ang nanay ko rito. Because she did everything she could. And that's why I became the person who I am today. A wimp? Patuloy na pag-asar ng matanda. A hard-working pero mabuting tao. Hindi tulad mo. Inaabuso ang kapangyarihan. At tinatapakan ng lahat. Determinado ang sagot ni James. Kung nagaganyan mo ang ibang mga businessman at ibang tao, pwes ibahin mo ako. Yun ang mga huli niyang salita at saka umalis. Ayaw niya nang makasama pang matanda ng ganong katagal. Pinanood ni Alexander na mag-walk away si James at ngumiti. Your father would be proud of you. Wika niya na nagpahinto kay James. Matagal na sinabihan ni James sa sarili niya na hindi siya apektado na walang ama niya. Pero hindi talaga mapikilan ang pakiramdam ng pangungulila na magkaroon ng ama. Naramdaman niya na parang naluluha siya, kaya tumugon siya na hindi nalingon sa matanda. Wala akong tatay. And I don't need him to tell me that I've done great. Masaya na ako kay inay. At agad na umalis. Huwag kang umiyak. Hindi mo siya kailangan. Hindi mo kailangan ang ama mo na iniwan ang kanyang mag-ina. You don't need your father. Bulong niya sa kanyang sarili habang mabilis na naglakad papunta sa kwarto niya. Kausap ang sarili. I don't need him. Hindi ko siya kailangan. Paulit-ulit niya yun sinabi. Pero sa oras na pumasok siya sa kanyang silid, naalala niya mga araw niya sa kabataan. Ang bawat Father's Day na lumilipas, bawat Pasko, birthday, mga araw na ipinagdasal niya na bumalik ang ama niya. Pero hindi nangyari. At saka bumuhos ang mga luha niya. Lumipas ang araw at natapos rin sa wakas ang shoot at na-release na rin ito. Proud naman sila sa kinalabasan ng commercial. And fortunately, ginamit na rin nila ang isa sa mga ideya ni James. Pinanindigan talaga ng batang businessman na hindi niya papayagan si Alexander na tapakan siya. At dumaan ang mga buwan, lumago ang branches nila sa ibang bansa na nasa labas ng Asia. Kaya naman bilang celebration, nanlibre si James sa lahat ng employees at katrabaho niya. Pero sa kalagitnaan ng celebration, hindi niya inaasahan na makatanggap ng isang request from someone. Habang nakikipag-inuman si James, nilapitan siya ni Clara na may dalang isang liham na galing kay Alexander. James, may ipinadalang sulat si Sir Alexander para sa'yo. Bulong ni Clara sabay abot ng liham. Nagtataka pa at parang gustong itapon ni James ang liham. Pero binuksan niya pa rin ito at binasa. At laking gulat niya na nagre-request ng isang meeting si Alexander tonight. Ano namang kalukuhan to? Tanong niya sa kanyang sarili. Pero kahit hindi niya maintindihan kung bakit gusto ng matanda na makipag-meet, pinuntahan pa rin niya si Alexander sa lugar na nakasulat sa liham. Maraming duda at tanong sa isipan. Natanaw niya ang matanda na nakaupo sa may vacant table sa tabi ng malaking bintana kung saan makikita ang city lights below. Gusto mo raw ako makausap? Tanong ni James. Inaalerto ang matanda na nandito na siya habang tumitingin sa paligid. Ano na naman ang balak mo, ha? Ano? May ambush ba rito para ba sa akin? Ano? Tanong niya sa kanyang isipan at nakita na nag-gesture sa Alexander na maupo siya, which sinunod naman niya. I have something to tell you. Sinimula na ni Alexander. Lumakas ang tibok ng puso ni James. Kinakabahan sa susunod na sasabihin ng matanda.
hindi inaasahan na ang mga susunod na wiwikain ni Alexander ay magpapabago sa takbo ng mundo ni James. "I'm your father." Just those three words. Maraming emosyon ang pumasok kay James at hindi niya ito maintindihan. "Father? Ano? Ikaw, ama ko? Niluloko mo ako ulit. Anong klaseng prank to?" Tanong ni James sa kanyang sarili. Hindi pa kayang tanggapin ang katotohanan na sinabi ng matanda. Huminga ng malalim si Alexander. Handang ipaliwanag ang lahat. "Listen, I know na marami akong pagkukula. But please let me explain." Ikinwento ni Alexander ang buong pangyayari. Kung bakit niya iniwan sila. Kung bakit ngayon nilang sinabi ang lahat. At iba pa. Parehong mahirap ang nanay ni James, si Celia at si Alexander. At nang malaman ni Alexander na nabuntis si Celia, ay nag-isip siya ng paraan para maitaguyod ang mag-ina niya. Kaya para kay na Celia at kay James na nasa sinapupunan pa ng ina, kumapit si Alexander sa patalim. Naging illegal immigrant siya sa ibang bansa at nagtrabaho doon. Nakulong siya sa ibang bansa, pero buti na lang ay nakalaya. At doon nagsimula ng panibago si Alexander. Pero hindi kinayang balikan na mag-ina dahil sa kahihiyan. Nalaman din ni James na minamanipula ni Alexander lahat ng business deal sa pagitan nila all along. Nag-act si Alexander bilang masamang businessman para matutunan ni James on how cruel the business world is. Para matulungan ang bata na marating ang tuktok. Matagal na rin alam ni Alexander na si James ay ang tunay niyang anak. Kaya ginawa niyang lahat para matulungan si James habang tinatago ang identity ng bata. Hindi na napigilan ni James ang mga luha niya na umagos na parang talon. Galit at lungkot. Ito ang tumagos sa kanya. Kahit na nahiya ka sa amin, sana malang nagparamdam ka. Text. Liam. Kahit anong type of communication. Para malang malaman namin kung buhay ka pa ba o mahal mo pa ba kami. O kahit ano. Basta malaman na may pakika sa amin. Pag-iiyak niya sa kanyang ama. We waited for many years and asked ourselves for many years on why the hell you left us. Ilang taon na pag-iyak. Hindi naman napigilan ni Alexander ang lumuha. I'm so sorry for everything. Sorry? Tingin mo sapat na yun sa mga taon na wala ka? Tuloy na pag-iyak ni James. Sana man lang, nung lumago yung business ko. Sana nagpakilala ka na eh. Pero hindi, pinatagal mo pa. Walang masabi si Alexander sa mga iyak ng kanyang anak. Hinayaan na lamang niya ang bata na umiyak. Sigawan siya, dahil alam niya na malaki ang kasalanan niya sa mag-ina. Ilang iyak pa. Unti-unting kumalma si James. O ngayon, ba't ka umamin? Tanong ni James. Nanginginig pa rin ang boses habang pinupunasan ang luha niya. Kailangan ko ng tulong. I'm on a brink of financial ruin. Tugon ni Alexander na ipinagtaka ni James kung paano nakaabot sa puntong iyon ang kanyang ama. Paano naman yun nangyari? Ginamit kong lahat ng resources ko para sa'yo. Pero hindi ko pinagsisisihan na tinulungan kita. Pero ayoko rin mawala ang lahat ng pinaghirapan ko. Ayokong maapektuhan ng mga empleyado ko. Sagot ni Alexander, walang pagsisisi na baka sa kanyang mukha. Muli ay pumasok sa isang dilema si James. Tutulungan ba niya ang tatay niya? O hahayaan niya and let karma get to Alexander? Anong gagawin niya? Tinitigan niya ang kanyang ama. At naalala ang mga milagro na nangyaring nakaraan sa kanya na nagpalago sa negosyo niya. Lahat yun ay gawa ng tatay niya. Nakapag-desisyon na siya. Sige, sa isang kondisyon. We work together as father and son. And not as enemies. Ito ang naging desisyon niya.
na nagdala ng saya sa mukha ni Alexander. At tulad ng napag-usapan, nakapagpatayo ng bagong business ang mag-ama, a legacy that would last for generations. Isang negosyo na mas lalong lumago at patuloy na tumatakbo sa mga sumunod na taon. Sa wakas, natupad na ni James ang isa pa niyang pangarap, ang makilala ang kanyang ama. Sa may balkonahe ng skyscraper, pinanood ni James ang mga city lights below. "Ano naman ang ginagawa mo rito?" tanong ni Alexander. Sinasamahan ng anak sa balkonahe. Kasalukuyan kasing nagsiselebrate sila dahil sa success ng business nila at sa kagustuhan ng katahimikan. Umakyat si James papunta rito sa balkonahe. "Fresh air lang at napaisip-isip," tugon ni James. Nakangiti. Isang kontento ngiti at tila ba nagpagaan sa loob ni Alexander. "Dad, thank you," wika ng bata, sabay harap sa ama niya. "Thank you for everything. And I know success is not about winning. It's about making sacrifices para sa mga tao na mahal mo. I would make them all over again for you, anak." Nakangiting tugon ni Alexander. Tuluyan ang nawalang mabigat na ilang taon niya nang dinadala. Walang natira kundi saya at pagmamahal. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat!